Welcome back mga ka-DIY! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano ba natin makakapacity test itong LiPo PO4, so lithium iron phosphate battery. So meron kasi akong bagong supplier, so si Sir, hindi muna natin siya papangalanan, sinasabi niya sa akin is 6,000 mAh daw or 6 Ah yung capacity nito. So, syempre ako, gusto ko, masubukan ko rin kung yun talaga yung capacity kasi old stock na to, 2017 pa. Pero last production ng Optimum Nano na LiPo. So, para matest to, meron kasi tayong lithocala, diba? Nagamit na natin sa mga previous video natin. Gamit din natin to pang capacity test ng lithium ion, yung 18650. Kaso, kapag i-check natin sa specs niya, hindi niya supported yung 3.2 nominal voltage na nominal voltage ni LiPo. Kasi tingnan nyo, 3.7 lang. Tapos wala din ditong 32650. So hindi natin magagamit si lithocala. Kailangan gagawa na lang tayo ng DIY capacity tester. So ang gagamitin natin dyan ay ito. So ito ay ZB2L3. So dati na to pang capacity tester. So yung function naman niya is parang si lithocala din. Pero mga ka-DIY, ang trabaho niya is discharge test lang talaga. Unlike si lithocala, 'di ba? I-charge niya muna yung battery. Tapos kapag na fully charge, saka niya i-discharge para malaman yung capacity. So ito, wala siyang charging function, discharge lang. So bago mo 'to gamitin, dapat i-fully charge muna natin yung battery natin. Paano ko to chinarge? Ito yung video kung paano ko siya chinarge. So, gumamit ako nung ito, yung DIY battery charger natin. So, chinarge ko siya from nominal voltage niya na 3.2 volts. Chinarge ko siya hanggang full charge niya na 3.65 volts. So, once na fully charge mo na siya, doon na natin gagamitin itong DIY capacity tester. Pag pala binili nyo itong ZB2L3 na to, may kasama rin siyang resistor. Ayan. So, dalawang 5W, 5 ohms resistor. So, ito kasi yung magiging load niya. Para kasi malaman natin yung capacity, syempre, kailangan i-discharge natin siya. So, ito yung magiging load niya. So, ang isa nito is 500 milliamp. So, kapag dalawa, 1 amp yung discharge current natin. 1 amp discharge current. So, ayan. Makikita nyo yung connector. Mayroon tayong RR. So, dyan natin ikakabit yung itong resistor, yung RR. Dyan. Tapos, makikita nyo yung plus, in, tsaka minus in. Dyan naman ikakabit yung battery. So, gagamit din ako nito. Alligator clip na may wire. So, ikakabit natin dyan. Tapos, para siya gumana, hindi kasi siya napapowered nung battery na ikakabit mo. Para siya gumana, kailangan natin ng micro USB input. So, charger, ganun. Para yun sa circuit niya gumana, para sa LED niya. Para yung battery, ang load niya lang talaga is yung resistor pag discharge niya gamit yung circuit na to. So, buuin na natin mga ka-DIY ha. Sobrang dali lang naman, as is lang, ikakabit mo lang yung connector ng battery tsaka yung resistor. Tapos meron lang mga pindutan dito, ituro ko kung para saan ba yan. Para saan yung mga push buttons na yan. Siya nga pala yung presyo nito mga ka-DIY is 140 pesos. So mura lang naman, so kapag gusto nyo mag-try-try, kung wala kayong pambili ni lithocala, kasi ito 1,000 pesos mahigit to eh. Yan. Pero may nabili ako mas mura. Pero ayun, out of stock na sila eh. Pero usually 1,000 to 1,200 si lithocala. Ito naman, ano lang, 140 pesos. Kaso syempre gagawa ka nga ng sarili mong charging circuit kasi pang discharge lang talaga siya. So ayan, ikakabit natin yung resistor.
Yan, o, diba? Yan na yun. Sobrang dali lang. Mga ka-DIY. Yan. Tapos, i-power natin siya. Wait lang ha, kunin ko lang yung charger. Hello mga ka-DIY. Bale, ito na yung ano natin. Capacity tester. Tapos, ito, micro USB para i-power natin siya. Ayan. Kabit nyo lang ganyan. Tapos, iilaw na yan. Tapos, yung battery natin for testing is ito. Ayan. So, nakakabit. 3.68 na siya. So, fully charged na yung battery natin. So, ayan ha. Tanggalin natin. Tapos, ikakabit na natin sa ating DIY capacity tester. So, ito na yung wires niya. So, kabit natin yung negative. Negative. And, positive. O, ayan ha. Kita nyo, na-detect niya. 3.74. So, click natin yung OK, makikita nyo yung power. Pop ulit. Yung power, isiset natin yun sa 2.5 kasi yun yung low voltage disconnect. Bali, pipindutin natin to, tapos minus. So, ulit. Yan. Naka-default na pala siya ng 2.5 so hindi ko na kailangan i-adjust. Tingnan nyo lang mabuti. Ayan o. Power niya is 2.5. Tapos okay. Ayun, automatic magdi-discharge na siya. So, yung voltage niya. Ayan, yan naman yung load current. Voltage. Capacity niya. Load current. Voltage. So, nagsa-cycle through siya. Tingnan nyo yung nagbi-blink dito. Kung saan siya nagbi-blink, yun yung pinapakita niya. So, kapag nasa AH, pinapakita niya yung current capacity test niya. Tapos, yung A naman, yung current, yun yung load current nitong resistor. Tapos, yung B is yung remaining voltage nitong battery. So, eto, hayaan na natin nung ganito. Siguro mga 4 hours, 5 hours, depende sa actual capacity. So, hintayin natin mga ka-DIY. What's up mga ka-DIY? After 7 hours of capacity testing, so ayan na. 6.3 AH. So yan yung actual capacity ng battery natin. So actually pangalawang test ko na to, yung una is 6.2 AH. So magra-run pa ako ng isa pang test para makita natin yung average. So, sa ngayon, yung pangalawang test is, ayan, 6.3 AH, mga ka-DIY. So, legit naman kung pagbabasehan natin yung first and second test, nag-average tayo ng more than 6 AH. Yung discharge current natin, naglalaro sa 800 to 900 milliamp. So, ayan yung resulta. So, legit. Legit yung battery natin, mga ka-DIY, itong LiPo. So, ang seller nga pala nito, si Sir A. So, ilagay ko na lang yung link ng shop niya sa video description. Tapos, pati siguro profile. Pero, tingnan natin, papaalam ko muna sa kanya. So, yun lang mga ka-DIY. Kung nag-enjoy kayo sa video natin, please don't forget to hit the like, subscribe, ano yun? Ano yung sasabihin ko? Hit the notification bell. Kung nag-enjoy kayo sa video natin mga ka-DIY, please don't forget to hit the like button, subscribe to our YouTube channel, click nyo rin yung bell para once may bago tayong video, mano-notify ka agad kayo mga ka-DIY. Yun lang, thank you!